Ayan yung pangako, bago kinabuhi. Buwan sa akong pamilya. Salamat sa Diyos. Ayan mga pamping, bay, unang tayo mga pagyasan. Praise God. God is faithful. Amen. Amen. Shout. Ang iyong pastor ka. May fireworks na dapat tumbog sa bahay. Hindi ka ng fireworks sa bawat. Fireworks na pagsyagi. Amen. Amen. Praise God. Amen. Ang punto na
bantayan na itong mga kabaligod. Kaya muna itulog ang buka na dapat na ito bantayan. Nandito na ito ang tulog ng pamutana. Why? Number one, why we should be watchful? Number two, what we should be watchful? And number three, last, how we should be watchful? Now, number one, why we should be watchful? Tulog ka lang, Pastor, ano nga na mabinantayan ka? Number one, because the days are evil. The Bible says, redeeming the time, because the days are evil. Ang nga, ang Biblia, puno sa pag, ay manlo. Amen! Nakanagulong na mabinantayan sa kalaga, pulong na matut ka nato sa kagalugan. Obvious na kung pwede na umot na hindi. So, makabantay ka, pwede na uptake ka mga lagad sa mga then, number two, because the devil has a short life. The Bible says, he has a short life. Mauna ka, kung kita nga, what? Magpa-ubo sa tagtay. Magpiyawa, ubo sa tagtay, pero akiyan lang. Aksyon ang yung mga binuhatan. Grabe tayo ka tawag na ito ka kontrari sa iya na ibutan sa Bible sa ito na short siya na natiyan aksyon. As kung sa mga ka grabe mag-spend ng time para lang na mabungkat sa mga aksyon. Hindi ka kaya mabungkat ang kailan. Ito sa ipirlo kay dapat untuk Jesus Christ, wala na si panahimu. Iyan lang mag-amungkat na ikaw ako, mga pastor, yang bago para piling maging protektibo sa ibuato sa Ginoo. Last, yung nila, why we should be watchful because the devil is like a roaring lion. Mga kapag-grabe tayo na mga warning na dilikagumpiyan sa medyo ang yawa. Tungo na tayo mga past failure present karon mga matawag ng mga panalagan pagiging faithful sa future sa next year more fruitful ka o faithful sa itong panalagan. Secondly, what we should be watchful mga bukal kita na ito na dungo sa mga pagwalay sa itong itong pastor mga balik kini siya naghatag ka na ito mag-remind kaya kusahin kita mga tao at kumalaya Cristo Belino na hindi ka ma-remindan para kita kapunta-bungol ang kita. So, hindi mga negative unsa ang kumanda na itong bantayan. Number one, backsliding life. Amen. At kung itali pa, yes, naghatag na ito Lugdog ang pinabuhin na backslider, wala ni ayo. So, wala ang iyaw na ato na bantayan sa sunod tuig. Boring life. Boring life. Wala yung kalimpay. Kalimpay ka natin na sa Ginoo. Amen? Boring life, burden life. Sa ato mahal, prima, sa ato gilipin niya na, wala ko na buwit sa ato tutlo, uban, tutlo, lingon, na hindi dapat na mahimo ako mapabukat, kumanang usay, pag-android, hindi na mapabukat sa ato sa ino. Last thing right, kung boring na, mabukat po ito, na masipala na itong ginagawin. Kaya sige na kapaminaw sa pagkali, sa wali, sa tulog sa ito, wala lang diyan po na ito at aking katabanak, maabot ang punto na ayun na Ginoo, masipala, masipalaon na na pagkatao, wala ang gay katabanak. So, ang katunod, bari na, bari na, life.
kaong mga buksin sa mga tutanan ng mga libro, ang mga sa mga gamit, ikulasyon na nga niya ang suko ng palatang reksoon na alam, inabuhi ka na wala niya itawag na magamit siya sa mga mo. So, muna ang kagawa, ito klaseng katulog, how we should be watchful. We should be watchful in our service to God. Amen. Panalagan sa Ginoo, yung anay sa ating pagpanalagan, yung mga ginawa mga pipigil, pipigil sa atong eksonan, pipigil ng kalyawa, gamit sa mga Kristiyan na eksonan, pumigil, kaya, Lord to God, God to mission, na hindi masabot na kanang nabutaka, hindi mo may big challenge na hindi para mo luot ka, hindi mo mikon ka, yawa, kung nasuwayan ka, luot ka, katawag yawa. Kaya naman, pabor sa iya, hindi pabor sa Ginoo. Amen? Kapag na siya, makita na ito niya, make a positive that we should be watchful in our service to God, Ephesians 6-7, na ito, ang episode ng Ginoo, hindi Ephesians chapter 6, verse 67. In our soul winning, number 2, God, what's good? Ako mag witness na hindi ang kalan, lukso, which nung padawa, as gino, magkalukso ko yun. Sayang na yun. Ako yung magiging lukso, lukso sa impyerno, o na delikado na bantayan ako. But witness na soul winning na. Amen? Amen. Ako mga loved ones, pinagkalisod kayo ng isan. Isan si Jesus Christ. Wala siya gituha sa mga iksoon. Ang iyan gituha. Ito siya nagbali sa another country. No? Ibigkan na siya. Ayaw na buksa ng inyong lapwan. Mama o papa. Wala ka na yung kailana. So, na witness kayo sa mga. Ang ato lang. Nakuha na to sila. O, kita ka. Kita. Riyan talaga. Yan ang Kristo. Pero kita ko nila na nagbuta sa katuwa. Bawat na ng pansin. Bawat na ilang nangita ang dikil. Ah! Ano siya? So, kaya nang magbuta ka. Pagkakado ang pansin na rin yung kapwa. Kaya na dito na ang gawa. Diyos maluwas. Kita na maluwas. So, wala siya. Kita na ito sa suwinin. In our scripture, Bible reading. Once I think we also have a bad time, I think we have a good time. And I feel pastor, alarm up. After mga little ones, was ka, magubwa na nila, magtoo, urut kita ang kailot, ang dakong kulubago ng mga sabino. But in our service to God, our soul winning, our scripture Bible reading, and our supplication. Sebalai, apa waktu kita yang bertuah dan lain bertuah, sebenarnya waktu kita yang mampu dipikirkan bahwa sangat beliau kayaknya terparus karena gitu karena lo natural loss vision last week in the second coming of our Lord Jesus Christ. Kami tidak kenal beruang. Balik sa atong Diyos Kristo. The Bible says, establish your heart for the second coming of God. The coming of the Lord, draw it nigh. Ang kasikasing, kanunan yung balipayon, paagi, establisha, kasikasing, balik sa Ginoo. You come get us, Ginoo. Amen. Sundo na nato diri sa kabutan asaka inalan ringan na ginawa niya isa na ringan na anak niya mga tali ang adlaw sa Kalipay
balik na to. Ayun mo na kung adan. Wala tayo may mo. Ato ang pinabuhi. Wala yung accepted. Ito yung accepted ko na lang. So, rasya lang sa Ginoo. Ato ang pangalaga. Ito ang na-mention na dapat kami in-sign ato. Because there is joy in serving God. There is joy in serving God. There is joy in scripture by reading. There is joy in prayer or supplication. And it's the second coming. Sa ating Ginoo. Thank you, Lord, prayer. Of course, thank you, Lord.